So, napansin ko nga pala dito sa mga ahas, parang meron silang naka-assign o meron silang tinatandaang lugar na kung saan yung pwesto nila. Yay! What? Ang laki! Grabe! Papunta kami doon, papunta naman siya dito, kaya nagkasalubong kami. Nakaupo lang ako dyan. Dumating yung time na parang may napapansin akong may gumagalaw dito sa paa ko. Tapos pagkakita ko, ganyan kalaki na sisig yung... Grabe. So habang tumatagal yung pag-ikot natin, ay mas lumalaki yung mga sea snakes na nakakasalubong natin. Eto, makikita po natin na busog na busog etong sea snake. Good morning mga ka-Seftv, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so nitong mga nakarang taon ay in-explore po natin itong isla na pinamamahayan ng mga makakamandag na ahas dagat at talaga namang nalula tayo sa dami at sa laki ng mga sea snakes na natagpuan natin dito. In-explore po natin itong lugar, maliwanag, may araw pa at nakita po nating natutulog itong mga sea snakes. Ngayon naman, napag-isipan po nating bisitahin ito at tingnan kung ano nga ba yung ginagawa ng mga ahas pag halimbawang gabi na. Mamayang gabi ay susubukan po nating mag-overnight dito sa islang pinamamahayan ng mga sea snakes. First time kong gagawin etong challenge, kaya naman nagtanong-tanong po muna tayo kung posible nga ba at kung kaya nga ba nating makapag-overnight dito sa isla. Bago po natin puntahan yung lugar na yon kung saan makikita yung isla, since meron pa tayong oras, explore po muna natin etong bahaging ito ng Southern Leyte kung saan makikita ang isa sa pinaka-dinarayong hot spring na meron dito sa Pilipinas. Ito po yung mainit hot spring na matatagpuan dito sa Anahawan, Southern Leyte. Dito pa lang sa bungad na itong mainit hot spring, bubungad na sa atin itong dalawang naglalakihang mga bayawak at tuko. Ayan, makikita po natin. Ginawa po itong mga naglalakihang landmark na to dahil nga sa dati marami yung mga ganitong hayop na matatagpuan dito sa bahaging ito ng Southern Leyte. Kaya meron pong mga ganito dito. Ayan. So dito nga pala yung entrance ay nagkakahalaga ng 20 pesos para sa mga adult at 10 pesos naman para sa mga bata. Maliban sa entrance fee, kailangan din po natin magbayad ng environmental fee na nagkakahalaga naman ng 20 pesos kada tao. Yung parking fee naman ay nasa 40 pesos para sa mga 4 wheels pataas. Para sa mga magagawi dito, dun pa lang sa taas, maamoy na po natin yung malanilagang itlog na amoy. Dahil po yan sa sulfur na tinataglay ng bukal na nandito. Yun po yung amoy na binubuga ng hot spring. So dito, mapapansin po natin na marami yung mga nagbababad dito sa part na to ng stream. Dito kasi nagtatagpo yung mainit tsaka malamig na tubig. Patamtaman lang po yung init dito, saktong-sakto para sa mga sensitibo yung balat. At dito lang sa kabila, makikita po natin yung pinagmumulan ng mainit na tubig. Para sa mga nagtatanong nga pala, bakit may hot spring dito sa Anahawan? Meron bang malapit na bulkan? Yes, meron pong malapit na bulkan dito. At ito po yung Mount Kabalian. Yun po yung bulkan na nagmistulang malapad na lake, yung crater. At yun po yung pinuntahan natin nung nag-uumpisa pa lang tayong mag-vlog. Grabe, sobrang hirap ng pag-akyat doon. Susunod, subukan nating balikan to at tingnan po natin kung may mga nag-improve na nga ba, lalo na doon sa daanan paakyat dito sa bulkan. Dito
nga pala sa Pacific towns ng Southern Leyte, makikita naman po natin dito yung mga nagagandang isla ng San Pedro, San Pablo, at saka meron din sila dito mga fish sanctuary. Ayan, so mapapansin po natin yung kalsada nila dito na nasa 2 lanes lang. Bagamat ganito kalapad yung kalsada dito, yung mapapansin naman po natin na walang traffic. Dahil nga sa konti lang yung mga sasakyang dumadaan dito. Ito yung kalsada na pag hindi available o hindi madadaanan yung Agas-Agas Bridge, yung gitna ng Leyte at saka Southern Leyte, ito yung kalsada na nagsisilbing alternatibong ruta para sa mga sasakyang nang gagaling ng Manila, pupunta ng Mindanao o vice versa. Tapos ang halos isang oras sa travel mula sa Anahawan, Southern Leyte. E narating na rin po natin itong bahagi nito ng Silago, Southern Leyte. At mula dito sa pinagparkingan na itong ating sasakyan, ay tanaw na po natin yung islang ating pupuntahan ngayong araw. Dito sa gilid na itong kalsada, dito po muna natin ipapark itong ating sasakyan. Kasi mula dito, sasakay na po tayo na itong maliit na bangka patawid dun sa isla. Oras po natin ngayon ay mag-alas 4 na ng hapon at saktong-sakto. Hindi na mainit dun sa isla kaya pwede na po tayong tumawid papunta dun sa Laguma Rock. Maliban sa mga camera, nagdala po tayo ng isang tent. Titingnan pa natin kung magagamit natin tong tent doon kasi bato yung islang yon. Nagdala din po tayo nitong mga tubig, snacks. Kung mapapansin nyo, wala po tayong dalang kanin, wala po tayong dalang ulam kasi sinabi ko dun sa bangkero kanina na baka may huli yung iba niyang mga kasamahan at pwede naming mabili. Yun na lang yung kakainin namin mamayang hapon o mamayang gabi. Ito si Sir Elmer at Sir Noel. Sila po yung mga bangkero / tour guide natin dun sa isla. Daan-daan lang kasi madalunot. Bila tumamak, sir. Madalunot dito, guys. Mag-inahinay lang tayo. Madalunot. Madulas. Dito, makikita po natin sobrang baba ng level ng tubig. Bagamat kalmado yung tubig, mapapansin po natin hindi pa rin ganun kadali yung umakyat dito sa bato. So matapos lamang ang mahigit sa 5 minutes na travel mula doon sa mainland netong Southern Leyte, ay narating na rin po natin etong Laguma Rock. So dito bumungad po sa atin yung mga maliliksing alimasag. Marunong din palang umakyat ng bato etong mga alimasag. Dito naman sa gilid, kitang-kita po natin kung gaano kakulay yung mga corals na nakadikit sa paligid netong bato. Kung gaano kataas itong bato na makikita po natin sa ibabaw nitong tubig, ganun din kalalim yung batong nakalubog dito sa dagat. Dahil nga sa linaw ng tubig, kaya kitang-kita po natin yung ilalim nitong bato. Alas 5:30 na ng hapon at sakto sunset na, kababalik lang dito ng bangkero natin, dala niya itong kanyang huli. Ito yung isda na masarap sa tinola, inihaw, paksiw, halos lahat ng luto pwede dito, sariwang sariwa. So dito nga pala sa paligid nitong Laguma Rock ay talaga namang mayaman sa mga ganitong yamang dagat. Marami yung isda, alimasag, kaya dito yung paboritong spot nitong mga ibon.
kanina pa natin itong napapansin, itong mga paikot-ikot na ibon dito sa Laguma Rock. So habang papadilim na, eh mas dumarami yung ibon na dumadapo dito sa mga bato. Yun no? Ang maganda dito sa mga ibon, eh, hindi po sila yung tipong agresibo. Nagpalipad tayo ng drone kanina at hindi nila inatake. Hindi tulad ng mga agila, ng mga banog, yun po yung madalas na umaatake sa mga drone. Habang maliwanag pa, inikot po natin itong malaking bato at tiningnan po natin yung mga lugar na may nakita tayo dati na kumpol ng mga sea snakes. Pero base sa pag-iikot natin, wala na po yung mga sea snakes na nakita natin dati. Tingnan po natin hanggang mamayang gabi kung magsisibalikan itong mga sea snakes dito sa kani-kanilang mga pinagtataguan. So, pasado alas 7 na ng gabi at sobrang dami na ng mga sea snakes yung nakita natin na paakyat dito sa kung saan tayo nagtayo ng tent. Grabe. So, akala ko kanina, hindi tayo makakakita ng sea snakes kasi nga mainit yung bato. Umaraw kasi maghapon at akala namin hindi aakyat dito yung mga sea snakes. Pero hindi namin inaasahan na pagpatak ng alas 7 ng gabi, umpisa nang nagsiakyatan yung mga sea snakes na may iba't ibang sizes. Merong maliit, meron din namang malaki. Nagulat kami nang makita namin yung mga sea snakes na papunta dito sa lugar kung saan kami nagtayo ng tent. So, sakto, meron po tayong naabutang isa na namang paakyat na sea snake. Ayan. At hindi biro po yung laki nito. Tingnan nyo naman. So, mapapansin po natin na kulay yellow yung kanyang ulo. At ayon sa mga nakausap nating mangingisda, yung mga pinaka makakamandag daw na sea snake ay yun yung may dilaw na ulo. So yung gagawin po natin, mag-ikot-ikot po muna tayo dito sa isla at titingnan po natin kung ano pa nga ba yung iba pang mga hayop na mapapansin natin dito sa Laguma Rock. Wow! So habang tumatagal yung pag-ikot natin ay mas lumalaki yung mga sea snakes na nakakasalubong natin. Eto, makikita po natin na busog etong sea snake. At papunta po siya dun sa malaking bitak ng bato. Diyan po siya pumupuesto kasi meron pong tubig na naipon. Kaya, yay! What? Ang laki! Grabe! Muntikan na tayo doon kasi papunta kami doon, papunta naman siya dito, kaya nagkasalubong kami. Buti na lang, medyo mabilis yung response natin. Hindi po natin siya natapakan. Medyo nahuli lang ng pag-akyat yung mga may kalakihan na sea snake. Siguro dahil na nga sa nahuli silang makahuli ng isda, kaya ayan. So, napansin ko nga pala dito sa mga ahas, parang meron silang naka-assign o meron silang tinatanda ang lugar na kung saan yung pwesto nila. May mga nakita kasi tayong ahas na nandun sa ilalim ng puno, parang alam nila kung saan silang lugar matutulog. At meron din naman tayong nakasalubong na hanggang dun lang sa baba, hindi na umakyat at agad na pumulupot dun sa malaking bitak ng bato. So, kumpara dun sa mga ahas na nakita natin kanina, dito, karamihan sa mga nakakasalubong naman natin ngayon, eto po yung mga sea snakes na itim yung ulo. Kanina, yun po yung may mga yellow sa ulo, ngayon naman ay itim. Ano po ba yung may pinakamaraming huli ng isda? Yung full moon? O yung walang buwan? Yung walang buwan. Pag may ilaw, pupunta sa ano? Sa ilaw. Kaya pala, karamihan sa mga mangingisda na makikita natin, lalong-lalo na yung mga may malalaking barko, meron silang sobrang liwanag na ilaw na dala. Kasi
doon lumalapit yung mga isda. Pero pag halimbawang full moon, kalat yung isda dahil nga sa maliwanag yung buwan. Kaya marami sa ating mga kababayan ang nagtataka kung bakit mahal yung isda pag full moon. Pag maliwanag kasi yung buwan, konti lang yung huli ng ating mga mangingisda. Kaya mataas yung presyo ng mga binibentang isda sa merkado. Tama po ba, sir? Yun. Eh? The time is 1:27 a.m. Yun. 1:27 a.m. May git isang oras na lang at mag-alas 3 na ng umaga. Natutulog na sana yung iba nating kasama, pero dahil nga sa dumaan dito yung pinakamalaking sea snake na nakita natin mula pa kanina nung dumating tayo dito, kaya bigla silang nagulat, nagpulasan, muntikan pang pumasok yung sea snake dito sa tent. Buti na lang, mayroong doubling net, so hindi po natuloy yung pagpasok ng sea snake. Sa halip, nagre-route po siya papunta doon sa ilaw at nandun na po siya sa ilalim na itong dalawang ilaw na nakatutok dito sa tent. Kanina, nagsa-cellphone lang ako at nakaupo lang ako dyan. Dumating yung time na parang may napapansin akong may gumagalaw dito sa paa ko. Tapos pagkakita ko, ganyan kalaki na sea snake yung... Buti na lang, hindi nga sila aggressive. So hindi lang ako nagpanic. Hinahinay lang akong umalis. Hindi na ako nakapag-video. Late na ako nakapag-video. At sa tingin ko, hindi kailangan unahin mo pag-video pag... Kaya pala kanina, tulala ka. Oo. Parang umiwalay yung kaluluwa mo kanina. So mag-aalas 5 na ng umaga at pa-sunrise na dito sa bahaging ito ng Pacific Ocean. Bagamat marami po tayo nakasalubong, nakasabay at nakita na makakamandag na ahas na paakyat dito, nagpapasalamat kami na safe kami at walang nangyaring masama sa amin. Medyo nakaka-proud lang kasi first time na may naglakas ng loob na mag-overnight dito mismo sa Snake Island. Pag sinabi nating Snake Island, talaga namang kinatatakutan kasi maraming ahas. Yun pa yung hindi basta-bastang mga ahas lang kasi yun yung mga pinaka makamandag na ahas. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bago po natin lisanin itong lugar, siguraduhin po muna nating malinis to. Yung mga kalat na dala natin, ay dalhin din natin pabalik doon sa mainland. Leave nothing but footprints.